Hi guys! Welcome po sa aking kusina. Ngayon po ang lulutuin ko ay dinuguan Bicol style. Ito po ang aking mga sangkap. Okay, ito po yung aking mga sangkap na gagamitin ngayon. Ito po ang gagamitin ko ngayon, ang pork belly. Tinanggal ko po yung ibang taba niya. And pork blood jelly. Meron pa ako dito ng papaya, green papaya. Inislice ko po ng maliliit. At pag sinabi pong Bicol, it means may gata. Pag Bicol, well known po sa mga niluluto na may gata. So, ang Bicol style na diniguan, it means may gata po. Ito po ang aking vinegar, laurel, black pepper, green chili, ang aking garlic at as aking onion. At hahaluan ko po siya ng lemongrass para masarap yung amoy. Okay, start na po natin. Ang gagawin ko po, hindi ko na po siya gigisa. Ito po ang style ng Bicol. Yung sa amin po, minsan ginagamit ng mama ko, yung pagkakatay ng baboy, masarap pong iluto yung mga laman loob. Kaya lang mahirap linisin. And yung asawa ko, hindi kumakain niya ng lamang loob. So, naisip ko is pork belly. Pero, tinanggal ko po yung ibang fats. Kasi ayoko ng mamantika. So, ito po ang aking Bicol style. Paghahaluin ko na po lahat ng ingredients ko dito. Yung aking garlic. Ganito po yung style ng mama ko pag nagluto. Yung black pepper. And then yung vinegar. Nahalo na po namin dyan bago. Kunti lang ilalagay ko. Depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong vinegar. Yung iba po gusto maasim. Na maasim. Yung sa akin, gusto ko lang po mild kasi yung asawa ko pag na-over mo ng vinegar, hindi na yung kakain. Gusto lang niya kunting vinegar, kakain siya. Yung first time na kumain siya ng dinuguan, hindi niya nakain. Tapos, linagay niya sa plato ko, sa bahay ng pinsan ko, kasi maraming suka yung nilagay. Eh, hindi ko naman alam, kakasal lang namin nun, hindi ko alam na ayaw pala niya ng sobrang vinegar. Sabi ko, ba't di ka kumain? Akala ko ayaw niya ng dinuguan. Sobrang asim daw. So, this time, hindi ko po aasiman masyado. And, ipapatry ko kung kakain siya. Okay, ilalagay ko na po siya sa kawali. Ilalagay na po natin itong mga sangkap. Ipapakulo-kulo muna siya na may suka. Ubus ko na lang. Lilipat ko na po sa kawali. Yung tawag ng mama ko dito, sangpotsa. Paghalo-haluin at pakuluan muna sa suka. Ayan. Okay, check po natin. 5 minutes ko na po siyang napakuluan. Pakulaan po natin dyan sa suka lang, sa yung hanggang matuyo po siya, lalambot na yun po siya sa sarili niyang tubig, saka yung suka. So, hindi ka anong malangsa yan.
Lalagay ko rin yung aking lemongrass para mabango na siya habang naluluto siya dyan. So, pakukulan po natin to hanggang sa tumuyo na po yung kanyang sauce. Yung sarili niya pong tubig lang yan, saka yung suka. Mabango na. Takpan ulit natin. Siguro mga 10 minutes pa yan, hayaan natin at lalambot na yan siya. Pag lumambot yan, isusunod na natin itong blood jelly. Pag nabibili po ito, buo siya. So, binlend ko na po siya, nagay sa blender para maging liquid siya. Kasi buo siya pag nabibili. Namumuo yung dugo, di ba? So, ayan. Hanggang lumambot siya, saka na natin ihalo yung ibang ingredients. Okay. Ayan, tumuyo na yung sabaw niya. So, kumulo siya sa sarili niyang sabaw, sa sarili niyang tubig. Hindi ko siya hinaloan ng tubig. Ayan, natuyo na siya. So, pakukulaan lang. Mga 30 minutes na po siya, napakulaan ko. So, medyo malambot na yung karne niya. And then, ilalagay ko na yung papaya, green papaya. Pwede rin po ninyong haluan ng jackfruit. Yung hilaw pa. Ayan. Yung papaya ko. Tapos, isusunod ko na yung lagyan ko muna siya ng konting asin. Titikman natin mamaya. Aking blood. Ito na po. Paghihalo natin. Patuloy natin i-mix para hindi siya mamuo. Para hindi siya mamuo. Sige lang yung halo ng halo. So, what kind of blood is this? From which animal? Pork blood jelly. Pork blood. Yeah, okay. It's a pork. Haluin lang ng haluin pag nalagay na yung blood niya para hindi mamuo. Continuous stirring it. Or else the blood will coagulate. Yeah. Becomes too thick, right? Becomes too thick. So you need to stir it continuously. Okay, ihalo ko na rin ang aking jelly. At yung ating gata. Ayan, nagiging thick na siya. So, isasunod na natin yung gata. Ayan. Halo lang ng halo. Para hindi mamuo yung gata at yung blood niya. Hanggang lumapit siya. Kasi mas maganda yung napalambot mo na yung baboy sa vinegar saka sa sarili niyang tubig. Sana kumain to. Sana kumain tong cameraman ko. I wish the cameraman will eat this. Well, let's see what happens. Kasi nung unang makatikim siya, hindi nakumain mula noon.
looks nice. You have no choice. You will eat because you don't have other food. You're gonna going to eat this tonight. Maybe a bit of a challenge, but I'll try. I trust your cooking. Makaong ka. Gutom ka na? I guarantee you, love. You will love this. Ayan. Nag-reduce na yung sabaw niya. Ganda. Bango. Masarap din yung may lemongrass. At ang bango-bango. Tikman kung tama na yung asin niya. Mmm. Nice love. You think I like it? You will like it. Okay. And it's ready. Makaon na kita. Makaon na kita? Makaon kita. Oh, makaon na kita. Sarap. Sarap yan. Off it na. Si tamang tama lang yung sabaw niya. Pag lumapot na siya, ayan. Exactly. Tamang-tama lang. Lumapot na siya. Okay, yan. And then, ihanda na natin. At nagugutom na daw siya. Ayan na. Ang aking dinuguan. Masarap din kung may gulay kasi pag puro karne ni. At least may maano ka rin iba makakain na. Ayan ang selling niyang gusto. Green jelly, you like this? It's lovely. Yeah. Okay. That's it. I'm going to this up now. Okay. The rice. That's my dinuguan. Dinuguan Bicol.